Thank you very much at magandang araw mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyong programang Aksyon Central Luzon Special Edition. Ito po si Sunny Lopez and today we have a very, very special guest. In fact, one of the jewels of Pampanga. At alam niyo ho, dahil ang programa namin hindi naman scripted, medyo nabubulol ako ng konti ngayon. Siyempre, kagagaling natin sa ubo. Pagkatapos ganito kaganda yung guest mo. So, medyo nakakabalisa ho ng konti. Well, the person yung gusto ko hong ipakilala sa inyo, mga kaibigan, as I've said, one of the jewels of the province of Pampanga, second runner po sa Binibining Pilipinas ito, but all her life ata, naging beauty queen, no? So, that's going ahead of the story already. I would like to introduce our special guest, Ms. Nicolette Mercado Henson. Welcome, Ms. Nicolette. Good afternoon, Sir Sonny. Mm-hmm. Good afternoon po sa lahat ng mga nanonood. Okay. At si Nicolette, kwento mo ng konti. Kailan ka nag-start sumali sa mga beauty contest? Actually, I was 16 nung nag-start ako sa pageant. Nag-join ako ng province-wide school-based beauty pageant. Mm-hmm. It's called Miss Campus Girl. Okay. And luckily, I won that first pageant ever. Mm-hmm. Yun ang una. Mm-hmm. And then from there? From there, I joined. Parang ginawa ko yun na parang training ground. Training ground. So, nag-join ko ng Miss Mutianang San Fernando 2006. Mm-hmm. And then, since I won the title, I represented the city sa Mutianang Kapampangan the same year. And then that same year, yun ang Binibining Pilipinas? No, after 4 years. After 4 years? Hinintay ko pa po mag-graduate ako ng college. College. Para focus talaga. Pero yung mga beauty queens, di masyadong bigyan ng pansin yung pag-aaral nila, no? Pero ikaw, natapos ka, di ba? You're a graduate of a very good course, right? Can you tell us? Yes. Nag-graduate po ako ng broadcast journalism sa St. Scholastica's College sa Manila. And although it is my dream talaga, childhood dream na mag-join, I promised my mom, she's gone now, she's up there. I promised my mom na tatapusin ko yung college bago ako mag-join ng Binibining Pilipinas. Tapos nga, nangyari na, no? Tapos, ang daming masalimot yung kwento mo. Akala ko, you will be one of the top winners ng Binibining Pilipinas. A lot of Kapampangans were rooting for you. You were winning all the, yung mga prizes na, ano, binibigay nila, di ba? Tapos, we were surprised. Why, ano, ikaw pa hindi na-surprise ng konti? Well, of course, lahat po kami nag-join doon. Oh. We're hoping but and praying. You're different in the sense that even the reporters, they like you. You were doing very well sa lahat ng mga aspeto ng ano. Tapos hindi ka nasali dun sa ano. I felt bad about it. A lot of Kapampangans and some Filipinos felt bad about it. What did you feel? Well, at first I felt sad about that because the dream didn't really come true, like the title itself. But being part of the candidates muna, sobrang saya ko na kasi pangarap ko yun since bata ako eh. And then, to be part of the top five, it's really a blessing to me. Mm-hmm. And siguro totoo po talaga yung sinasabi na everything happens for a reason. And time nung mga nanalo, it was their time, so I have to respect. Uh-oh. So that's the way you took it, no? Yes. Parang experience na lang. Mm-hmm. Parang ladder to something bigger. Yes. Mm-hmm. So, pero yun nga ho, mga kaibigan, we saw her how she performed. Tapos, muntik ka na naman masalin dun sa ano, diba? Ikaw nang nag-represent sa Miss Universe, right? Pero sabi nga ho niya, everything happens for a reason. Siguro ho, one day we'll see her sa television palagi. Hopefully. Is that now part of your dream to be a broadcast journalist? Yes. Nung nag-aral ka, Saints ko ka talaga? Saints ko po mula preschool hanggang college. No? And then yung natapos mong kurso, broadcast journalism, right? By the way, it's the feast day of St. Scholastica nga pala. Mm-hmm. Saka nakapula ka, Valentine's Day. Yes, advance happy Valentine's Day. Maybe when we're gonna show this Valentine's Day siguro. Baka nga. Okay. Anyway ho, mga kaibigan, talagang masaya ho tayo. Because yung mga ibang mga beauty queens na sinasabi nila, puro looks, di ba? Pero she's different, ladies and gentlemen, because she's got sense, she can talk, saka meron talagang dalang brains, no? Hindi ba na-intimidate ang marami sa'yo? Hindi naman po siguro, pero I'm approachable naman. Oo nga, karang wala naman problema. Karang ko, yung politiko, you smile at everybody, di ba?
Is that part of you? Part of your upbringing? Because you grew up in a... Yes, in a political family, both sides. Sa lolo ko, mother side, father side, sa daddy ko. So, daddy ko niya si Ross V. People... The fiery Ross V. Henson. Di ba? Fiery yung daddy mo? Hi, Papa. Very people-oriented po yung family namin. So, sanay kami na maraming tao. Iba-ibang klaseng tao yung nakakasalamuhan. All walks of life. Yes, all walks of life. Tsaka karga mo kahit sino, no? Whether top rung o yung mga ordinaryong tao lang, nakikisamahan mo naman, di ba? Because, parang niniwala po ko na kahit ano yung standing ng isang tao sa buhay, you will learn something na you can use in the future and it will make you better. Yes. Mm-hmm. Totoo naman. Malay mo, yung mga kausap mo ngayon, di mo alam kung ano sila sa darating na panahon, no? If you treat them well, they'll be nice to you, but, you know, if you leave some yung masamang memories, no? Magumanti pa yan, di ba? Mm-hmm. Okay. So, si Nicolette ho, mga kaibigan, mukha na nabanggit ko, baka one day you'll see her on television. Anong gusto mo talaga? Mag-artista? Sa movies ka ba? Sa mga teleserye? Or something that is related to the major that you took up? First, I'm looking for a long-term... Long-term. Mm-hmm. Job. Broadcasting. Okay. But if other opportunities come, why not? So, try ko din. Who knows? Who knows, right. I can do better pala doon. It will widen my experiences. Right. Mm-hmm. So, pag may nag-offer sa'yo ng mga ganyan, movies, no? Pwede ka rin. Mukhang handa ka naman kahit saan na, no? Yung training mo sa journalism, lahat-lahat na yan, pwede ka na, di ba? Pwede ka na mag-acting. Mm-hmm. You attend workshops also in acting or what? Posting? Before po, nag-attend ako ng acting workshop. Okay. Ano sinabi nila? Saan ka rin nababagay? Meron na, naman daw po. Pwede naman daw po sa drama daw. Drama? Teleserye, no? Maraming mga beauty queens ngayon. Have you noticed? Mm-hmm. They're after their stint, after the yung kontrata. Okay. Tuloy-tuloy na sila sa, ano, di ba? So, pwedeng si Nicolette ganun din, right? Tingnan po natin. Mm-hmm. Pero yung, alam mo naman si Oprah, di ba? One of the richest now is Oprah, mm-hmm. and she's into broadcast. No? Yes. You can be like her. Pero don't you think that you're so beautiful na baka distraction naman yan? Sa mga nanonood, imbes na ma-appreciate nila yung mga sinasabi mo, yung puro tingin na lang ng tingin sa'yo. Well, naniniwala naman po ko ng yung mga viewers natin ngayon. Parahanda na para sa ka. You're smart enough okay. to... Mm-hmm. Hindi, kung minsan kahit smart na nagugulo, kung may nagigitang... Siguro po, yung iba, at first, sa mga idols nila, but they won't watch it naman na alam nilang yun lang gusto nilang tingnan. But what are the expectations? Like, we expect a lot from you. Kasi alam namin, nag-aral ka, and then you're ready for anything. How do you handle this? Yung mataas na expectation ng ating mga kababayan sa'yo? Parang beauty pageant question po yan, sir. Pero alam mo yan, di ba? Pero I don't dwell on people's expectations. I hear them out. Yes. Then I reflect on them. What should I do? Like that. But I'm always focused on what I want to do and how I will get there. So focus ka. So how do you prepare yourself for this? Anong preparation other than the education? Ikaw ba mapagbasa, mapag-research? Kasi yung iba maganda lang eh. I'm not really a bookworm, pero mahig po akong magbasa. But are you aware of what's happening around? Because my dad is a voracious of reader course. And nakakahawa. In a good way. In a good way, right. We're always encouraged to watch the news, read newspapers. Yung daddy ko talaga sabi niya, magbasa kayo ng dyaryo, hindi pwedeng napanood nyo lang kasi hindi lahat ng detalye na binibigay sa TV. And then you can reread them. Yes. Yan. Tapos, saka nag-i-stick pag nabasa mo, di ba? Apo. So, okay pala yung turo ng daddy mo, no? Because I always say that on television and on radio. I always give that advice for young people na magbasa. And if you're doing that, talagang makahanda ka na. Pwede ka nang mag-newscaster din. Pwede ka nang mag-interview like a public affairs program. So, ano ho siya, multifaceted, actually, naririnig natin ngayon, kahit saan siya isa lang.
you'll get the assignment. Pero there are offers already, I'm sure. Meron po, meron. Right now. Mm-hmm. Like, for what? For broadcast? For being a newscaster? Or meron po sa news. Meron din po ang hosting and entertainment. Hosting and entertainment. Okay. Nako, saan kaya mapupunta itong si Nicolette? Sigurado po, nandiyan lang talaga yung field niya. Talagang, alam niyo kasi pag television, merong maganda. Asset na yun eh. Tapos marunong pa. Double asset po, kaibigan. Okay, we're gonna have a short break, ladies and gentlemen. And after the break, we'll learn more from Nicolette how is it growing up, no? Other than tinuro sa kanya ng pamilya nila, yung daddy niya, yung parents niya, no? Kung paano po mag-handle ng mga problema, kung paano po hinaharap ang lahat na sa buhay natin. Although, masasabi natin na maganda po ang hinaharap niya, yung the past will help you also, diba? Kasi nakita ko yung are you that close to your mom? Yes. You have best friend. Best friend? You really talk to her? You confide in her? Meron daw gifts sa'yo, rosary, you know? Apo. So, religious ka rin ba? I can't say that I'm religious. Oh, but, pero prayerful? I'm prayerful. Ayun, okay. Kasi yung maternal grandmother ko po, sobrang yung influence niya sa amin to always pray. Kung minsan di ka man maka-attend ng mass, at least you pray at least direct to God. Diretso. Okay. Ang kaibigan, babalik po kami ni Nicolette after these messages.